Babala, ang mapapanood ninyo sa video na ito ay may karumal-dumal na kwento. Dito lamang nagdaan na buwan ay gumulat sa buong mundo ang balita patungkol sa isang modelo mula sa Hong Kong na natagpuan na lamang na wala ng buhay. At ang malala pa rito, ang katawan niya umano ay pinagpirapiraso at niluto bilang sopas. Ano ang buong kwento ng karumal-dumal na sinapit ng isang sikat na modelo na si Abby Choi? At kung sino at ano ang motibo ng mga taong gumawa nito? Welcome back! Project Sikatuna here. At ngayon ay pag-uusapan natin ang disturbing case ni Abby Choi, ang modelong pinaslang at inihalo sa ulam na sopas. Ang Hong Kong ay isa sa pinakasafe na lugar sa buong mundo dahil sa higpit ng batas at kapulisan nito. Pero isa si Abby Choi sa gumulat di lamang sa Hong Kong kundi sa buong mundo nang siya ay naiulat na nawawala noong February 21. Ilang araw lang ang nakalipas nang sa paghahanap sa kanya ay tumambad sa mga otoridad ang pirapirasong katawan niya sa isang syudad sa loob ng Taipo sa Hong Kong. Pagtapos makita ng mga pulis ang kanyang katawan, inaresto nila ang dati nitong asawa kasama ng pamilya nito. Si Abby Tin Fong o mas kilala bilang Abby Choi sa social media ay isa lamang sa mga sikat na modelo sa Hong Kong. Well, bago pa man siya maging sikat ay mayaman na talaga siya dahil ang kanilang magulang ay may-ari ng isang construction company sa China. Bago pa man siya maging sikat ay noong siya ay 18 years old pa lamang, ikinasal siya sa una niyang asawa na si Alex Kwong na kung saan nagkaroon sila ng dalawang anak. Yun nga lang ay kahit na sila ay mayroon ng dalawang anak ay mabilisan lamang ang paghiwalay nila sa maraming kadahilanan. 4 na taon ang nakalipas ay nagkaroon siya ng panibagong pag-ibig sa katauhan ni Chris Tam. At kahit na mayroon na siyang anak ay tinanggap pa din siya nito at itinuring pang-anak ang kanilang anak ni Alex Kwong. Bukod sa una nilang anak ay biniyayaan din sila ng 2 pang anak na lalong nagpasikat kay Abby dahil kahit marami na itong anak ay mukha pa din itong dalaga. Well, since mayaman na nga ang pamilya ni Abby ay di na mahirap sa kanya ang pumasok sa industriya ng pagmamodel. Kaya naman mabilis lang din ang panahon nang siya ay makilala bilang social media influencer sa Hong Kong na mayroong 100,000 na followers sa Instagram. At tinatayang ang network ni Abby noong 2022 ay nasa 70 million pesos. At hindi nga lang sikat si Abby sa Hong Kong dahil sa kanyang galing sa pagmamodelo ay nakilala at na-cover din siya sa isang magazine sa Paris. Kung saan mas lalo pa siyang nakilala bilang napakahusay na modelo pagdating sa fashion. Dahil nga ang karismang dala niya ay kahit ang mga sikat na international model ay humahanga din sa kanya. At di lamang sa mundo ng fashion nagniningning si Abby. Dahil sobrang busilak ng kanyang puso di lamang sa mga tao kunti pati na din sa mga hayop. Meron nga siyang foundation kung saan ito ay sumasagip ng anumang hayop na nangangailangan ng tulong. Well, sa kabila ng marangya niyang kalagayan tulad ng kanyang ama at ina, na mga sosyal ay di din naman sila nakakalimot na magpakumbaba at magkaroon ng simpatsya lalo na sa mga hayop. At dahil nga sikat na itong si Abby, marami na ang nag-aalala at naghanap sa kanya noong February 21 mula nang hindi na niya masundo ang kanyang anak sa eskwelahan. Sa pamamagitan ng intelligence at lead sa mga pulis, ay napadpad sila sa isang lugar kung saan hindi na bago si Abby. Ito ay ang mismong bahay ng dati niyang asawa na si Alex. Nang pumasok sila sa bahay ay agad na umalingasaw ang amoy na nagmumula sa kusina. At dito na nga sumambulat sa mga pulis ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang tao. Sa una ay hindi rin naman sila sigurado kung kay Abby nga ba ang bangkay na ito dahil sa brutal na paraan ay ang katawan na ito ay pirapiraso na. Ang ibang parte ay ginayat at may kasama pang carrots at labanos. Nang lumapit ang mga pulis at buksan nila ang malaking kaldero ay dito nasaksihan nila ang kagimbal-gimbal na revelasyon. Nakita nila ang ulo ng isang babae na base sa kwento ng mga pulis ay kay Abby Choi. Ang ibang bahagi ng kanyang katawan naman ay natagpo ang nakasiksik sa refrigerator at ang iba naman ay nakasalang sa stove at niluluto na parang sopas.
Pagkatapos nito ay agad namang umaksyon ang mga pulis upang hanapin ang dating asawa nito na si Alex. Matapos ang malawakang paghahanap ay naaktuhan nila ito natatakas paalis ng Hong Kong habang naghihintay sa pier. Nagtaka ang mga pulis dahil napakadami niyang dalambags. At nang buksan nila ang bag ay punong-puno ito ng Hong Kong dollars at mamahaling relo. Bukod kay Alex ay inaresto din ng mga pulis ang pamilya ni Alex mula sa kanyang tatay, nanay at kapatid. Kasama pa ang alyas ng kung saan ang bahay nito ay nakitaan din umano ng ibang bahagi ng katawan ni Abby. Sa sobrang brutal ng krimen na ito ay maiisip mo kung ano nga ba ang motibo ng pagkitil sa kanya. Well, base sa mga article sa Hong Kong ay marami ang dahilan kung bakit ito umano nagawa ng kanyang dating asawa at ng kanyang dating pamilya. Kilala si Abby bilang isang mapagbigay na tao. Ang patunay nito ay kahit na umano nag-divorce na sila ng kanyang dating asawa ni si Alex, ay patuloy pa umano ang pagbibigay nito ng sustento sa dating asawa at sa mga magulang nito. Bukod pa dyan, dahil sa sobrang bait ni Abby, siya din ay nagbabayad ng bahay na tinutuluyan ni Alex at ng kanyang pamilya. Ayon sa report, binili ni Abby ng cash ang bahay sa halagang 500 million pesos para may matuluyan ang kanyang dating asawa at pamilya nito. Well, kahit na siya ay kasal na, ay hindi pa din siya tumitigil sa pagsuporta sa mga ito. Ayon sa isa sa malapit na kaibigan ni Abby, na itago na lang natin sa pangalan Choi, ay gusto na umanong ibenta ni Abby ang bahay dahil din naman sa siya ang bumili nito at wala na siyang legal commitment sa kanyang dating asawa. Nalaman naman ito agad ng tatay ni Alex, kung saan siya ay galit na galit at binantaan pa niya si Abby na kapag kabinenta niya ang bahay ay papatayin umano niya si Abby. Base sa unang investigasyon at base na din sa mga ebidensya ay ang mastermind sa krimen na ito ay ang tatay ni Alex na si Cao Kuang na dating pulis at naalis sa serbisyo dahil umano sa kasong panggagahasa. Pero kahit na meron itong kaso ay hindi maipaliwanag kung bakit ito nakakalaya sa kabila ng higpit ng batas sa Hong Kong. Mga kasikats, dito ay makikita natin na si Alex Kuang ay walang trabaho at umaasa lamang sa perang ibinibigay ng dati niyang asawa. Bukod dito ay mayroon pa palang ibang kaso itong si Alex dahil siya umano ay tumangay ng pera ng ibang tao na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Well, ang nakakagulat sa pamilyang ito ay kahit na napakadami nilang kaso ay nakakagawa pa rin sila ng paraan upang maglabas-masok sa China at Hong Kong nang hindi man lang naaresto sa airport. Kahit ang kapatid ni Alex ay may kaso rin. At para umano makatulong ay kinuha umano ni Abby ang kapatid ni Alex bilang driver. At ang kapatid ni Alex mismo ang unang naging suspect dahil inatake umano si Abby sa sasakyan bago pa man din dalhin sa bahay ni Alex. Ayon sa report noong February 21, mismong araw ng pagkawala ni Abby ay pupunta dapat siya sa isang science park. Habang nasa daan ay pumasok umano ang dating asawa ni Abby na si Alex kung saan nagtalo umano ang dalawa at nauwi sa sakitan kung saan nagkasugat ito at nawalan ng malay. At dito na nga ay dinala ng magkapatid si Abby papunta sa bahay nila sa mismong binili ni Abby para sa kanila. Hanggang dito na nga nagdesisyon ang buong pamilya na katilin ang buhay ng kawawang modelo at pagpira-pirasuhin ang katawan nito at isasahog sa soup. Si Anthony umano ang nagkatay at nagluto sa ibang bahagi ni Abby. Ang ibang miyembro naman ng pamilya ay nagpunta sa isang lumang sementeryo upang doon ay itapon ang ibang bahagi ng katawan ni Abby. Ang ina naman ni Alex ay nakasuhan din dahil kahit umano wala siyang partisipasyon sa krimen ay alam niya ang ginawa ng kanyang anak at asawa ngunit wala siyang ginawa upang pigilan ito. Ang isa naman ay si Miss Nang na babae ng ama ni Alex dahil nakitaan siya ng ibang parte ng katawan ni Abby at sa paupahan nito nagtatago si Alex bago ito tumakas palabas ng Hong Kong. Ang kasong ito ay lubos na ikinagulat ng mundo at ikinagunaw ng mundo ng kanyang asawa dahil sobrang mahal umano niya ito sa sobra nitong kabaitan. Nang malaman nilang karne pala ng tao ang kinain nila sa kasalan, agad na nagkagulo ang buong barangay sa Palawan. At masakla pa rito ay lahat sila ang nakakain at sarap na sarap sa karne ng kanilang kababaryo na si Benji Ganay. Welcome back! Project Sikatona here.
At ngayon, ang kagimbal-gimbal na pangyayari ay naganap sa ating bansa, partikular na sa probinsya ng Palawan. Dito ay may isang lalaki na pinatay, kinatay at inihanda sa araw bago ang kasalan. Sino ang lalaking ito? Sino-sino ang mga taong walang awang kumatay at kumain sa karne nito? Ano ang dahilan ng mga taong ito at kung bakit nila ito nagawa at higit sa lahat? Base sa panayam sa sospek ay ano nga ba ang lasa ng karne ng tao? Lahat ng iyan ay malalaman natin sa video na ito kaya naway tapusin natin ito hanggang sa huli. Ang probinsya ng Palawan ay kilala dahil sa angking ganda nito kung kalikasan ang pag-uusapan at biodiversities. Partikular ang bayan ng Nara sa Palawan bilang rice granary ng probinsya at nakilala din dahil sa iba't ibang hayop na nandoon sa kanila. Ang iba sa mga pasyalang dito ay ang Arena Island, Estrella Falls, Mount Victoria, kasama pa ang Palay Festival nila na dinadayo ng mga turista. Pero lahat ng iyan ay nagbago dahil sa kagimbal-gimbal na insidente na nangyayari sa kanilang lugar. Ang dahilan? Dahil sa insidenteng naganap noong taong 2004. Kung kasalan ang pinag-uusapan, karaniwan na sa atin ang magkaroon ng sayawan bago ang kasalan at ang nangyayari pa ay isinasayaw ng mga imbitadong lalaki ang babaeng ikakasal na parang ginagawa sa debut ng isang dalaga. Noong July 2004, nagsagawa ng sayawan at party ang ama ng ikakasal na si Eladio Baule na isang magsasaka. Natapos ang party at kinasal ang kanyang anak pero may kumalat na balita sa kanilang lugar, kung saan ay may nawawala o manong lalaki na dumalo sa kasal pero hindi na nakauwi. Iimbestigahan na sana ito ng mga pulis na si Perla Bakel nang may isang lalaki ang nagpunta sa kanilang estasyon para magsiwalat ng kahindik-hindik na kwentong sisira sa imahe ng kanilang lugar. Ang lalaking ito ay si Juni Buyot. Ang lalaking bukod sa nakasaksi ay nakakain din mismo ng karne ng lalaking nawawala na si Benji Ganay. Nagpasama si Juni sa nakakatanda sa kanila upang sumuko sa nangyaring krimen. Gabi umano ng party ng ikakasal ay nang nagsasayaw sila ay aksidente umanong nadikitan ni Benji Ganay ang ibabang bahagi ng babaeng ikakasal. Nakita naman ito ni Eladio Baule na tatay ng ikakasal. Kasi guys, di ko alam kung bakit ganun na lamang ang galit ni Eladio pero base sa salaysay ni Juni, ay ito ang pangunahing dahilan kung bakit ginawa nila ang nakakadiri at brutal na pagpatay kay Benji Ganay. Ayon kay Juni, dinala ni Eladio at iba pang tatlong tao kasama siya at anak nito ang walang kaalam-alam na si Benji sa masukal na parte ng lugar nila kung saan ito ay pinagsabihan umano nila tungkol sa masama nitong ginawa. Pinagtulungan nila si Benji at ilang beses itong pinagsasaksak hanggang sa mawala ng buhay. Well, kasikats di dito natapos ang brutal na pagpatay kay Benji dahil matapos nito ay nagkolekta sila ng paningas at kahoy at gamit ang gulok ay pinagpira-piraso nila ang katawan nito. Ang ulo ay nilagay sa apoy na parang inihaw at nang nakita ni Eladio ang ulo ay luto na, ay tinapyas nito ang tenga at kinain. Sinunod naman itong putuli ng dila na base kay Juni ay hilaw pa at inabot sa kanya at pwersahang ipinakain sa kanya habang ito ay may mga dugu-dugo pa. Base sa kanya, umano ay papatayin din siya ni Eladio at nang kasamahan nito kung hindi siya kakain ng hilaw na bahagi ni Benji. Masukasukang nakikinig sa kuwento nila ang mga pulis at lalo pang bumaliktad ang kanilang sikmura sa sunod na kuwento ni Juni. Matapos ito ay ilang malamang bahagi ni Benji ang inalisan nila ng buto at sinimot ang laman at inipo ng mga sospek. Hinawahiwa ito ng maliliit na piraso para hindi mahalata na ito ay karne mula sa tao. Ilang oras umano ang nakalipas ay bumalik sila sa party na may tinadtad na karne. At ang karne na ito ay niluto sa malaking kawa bilang ulam sa party ng gabing iyon. Ginawang sinabawang karne ang lamang loob ni Benji at ni isa sa mga bisita ay hindi man lang nahalata na ito ay hindi karne ng baboy kundi karne ng tao. Dito ay natapos ang salaysay ni Juni at agad namang naaresto si Eladio. At ang anak nito na si Gerald pati na rin si Sabchuari Peke. Agad naman itong nalaman ng mga taong dumalo sa party kung saan habang naiisip nila ang nangyayaring kainan
ay hindi nila maiwasan ng masuka at mandiri sa kanilang kinain. Base naman din sa interview kay Juni, kung ano ang lasa ng tao ay lasang baboy umano pero mas malasa. Dito ay nakausap din ni Eladio na ang dahilan umano ng kanyang krimen na ginawa ay ang intentional umano na paghawak ni Benji sa kanyang anak at nakainom pa umano sila ng gawin ng krimen. Sa sobrang kalansingan ay nagawa din nilang ihanda ang karne ni Benji sa mga taong dumal sa party. Ang mga parte naman ng katawan ni Benji ay natagpuan sa iba't ibang bahagi ng lugar, particular kung saan niluto ang ulo nito at kinain ng mga suspect. Well, kasikats kung turismo ang pinag-uusapan ay talagang wala nang gumusto na bumisita rito dahil sa tinaguri ang The Wedding Cannibalism na naganap dito at natakot na ang mga turista na magpunta dahil baka parehas na kapalaga naman ang sapitin nila kapag sila ay bumisita dito. At dahil sobrang kakaiba at kahindik-hindik ng kwento na ito ay kumalat agad ang balitang ito sa buong mundo at napukaw ang atensyon ng iba't ibang bansa na dahilan kung bakit biglang tumamlay ang turismo sa kanilang lugar. Well, dahil matagal na din naman itong insidente na nangyari, ngayon ay nanunumbalik na ang sigla ng turismo sa lugar nila. Gayunpaman ay hindi na malilimutan ang totoong kwento na ito na nangyari sa Nara, Palawan. Well, ang aga lamang dito kasikas ay huwag nating paiirali ng ating galit kung tayo ay magdedesisyon at lalong-lalo na kung tayo ay lasing. Laging tandaan na kapag tayo ay nakakainom, ilalagay natin ang alak sa ating tiyan at huwag sa ulo. Nang pumasok sa loob ng isang kwarto, ang mga pulis ay tumambad sa kanila ang isang tao na nagluluto. At ang mga niluluto nito ay isang buong katawan ng tao na nakalubog sa drum. Welcome back! Project Sirtona here. Ang kwento natin ngayon ay medyo kailangan ng pasintabi sa mga taong kumakain o kaya naman ay pakain pa lang dahil masela ng mga videos na mapapanood ninyo. Ngayon ay pag-uusapan natin ang kwento ng isang tao na tumunaw ng buong katawan ng mahigit sa 1,000 bangkay na tao. Sino ba ang taong ito at ang dahilan niya kung bakit niya nagawa ang mga gantong karumal-dumal na krimen? Noong January 2009, si Santiago Meza Lopez ay naaresto ng mga Mexican police sa isang bahay sa Mexico. Ang krimen niya? Nahuli umano siya sa akto na nagluluto. Well, kung iisipin, ano nga ba ang mali sa pagluluto, mga kasikat? Ang totoo niyan ay nagluluto talaga siya, pero hindi ng pagkain, kundi ng tao. Tinawag siya sa buong Mexico bilang El Pozolero o sa Tagalog ay tagagawa ng sabaw. Partikular ang luto sa Mexico na pozole na gawa sa karne ng baka na katumbas ng pare sa atin. Ang ginagawa niya ay inilulubog niya ang buong katawan ng tao sa isang drum na pupunuan naman ng chemical na ang tawag ay caustic soda. Ito ang chemical na kayang tunawin kahit ang halos lahat ng buong parte ng katawan ng isang tao. Pero ang tanong ay bakit nga ba ginagawa ni Santiago ang karumal-dumal na krimen na ito? Para masagot yan ay alamin muna natin kung sino nga ba si Santiago Meza Lopez bago siya tawaging El Pozolero. Si Santiago Meza Lopez ay isang tagapangalaga lamang ng mga kabayo ng isang drug cartel sa Mexico na ang tawag ay Arellano Felix Cartel. Sa mga hindi pa nakakaalam ay sobrang lala ng drug trafficking sa bansang ito na kahit ang pulis ay natatakot na sa mga drug dealers na mga ito. Well, isa sa mga sikat na drug dealer dito ay si Pablo Escobar. Mabalik tayo kay Santiago. Bali si Santiago ay nagtatrabaho lamang na karpentero at tagapakain ng kabayo. At dahil nga madaming cartel sa Mexico ay nagkakaroon ng pag-aaway-away na nauuwi sa shootout, kidnapping, assassination at raid. Dito na pumapasok ang dalawang Arellano brothers na mga leader ng kanilang cartel para maipasubok kay Santiago. Inutusan nila si Santiago na ilubog ang isang tipak ng karne sa chemical na ang tawag ay caustic soda. Ilang oras lamang ang nakalipas ay natunaw na ang karne at walang ni anong bakas ang naiwan nito. Matapos ang ilang buwan ay nagpunta na naman ang dalawang leader ng cartel nila kung saan sinabihan nila si Arellano na may gagawin ulit sila sa chemical. Laking gulat ni Santiago dahil imbes na karne ng baka ang ipapatunaw sa kanya ay isang bangkay ng lalaki ang iniutos sa kanya ng kanyang amo.
Well, mga kasigats, base sa kanyang salaysay ay sinabi umano ng kanyang amo na kung tumanggi siya na gawin ang krimen na ito ay siya naman daw ang totodasin ng dalawang leader na ito. At dito na nga nagsimula ang kanyang ginagawa na pagtunaw sa mga tao. Bale, ang tinutunaw niya, mga kasigats, ay yung mga bangkay na. Kumbaga eh, patay na nga ang mga ito kapag dinadala sa kanilang lugar. Pero sino ba ang mga taong ito? Kadalasan ito ay mga kalaban ng kanilang kartel at ang dahilan naman kung bakit imbis na itapon na lang nila sa ibang lugar ang bangkay ng kanilang kaaway ay mas mainam umano na walang ebidensya ang mahahanap ng mga pulis kung sakaling sila ay imbestigahan. At di nagtagal ay nasanay na din si Santiago sa gawain ito dahil meron siyang kita na pumapalo sa 300,000 pesos kada buwan kung araw-araw siyang magtutunaw ng tao. At ayun na nga, mga kasikats, dahil sa naging siya ang naging chief disposer ng kartel nila ay nakilala din siya ng ibang mga tao sa ibang kartel naman. Nakalimutan ko palang sabihin na meron pang isang bossing si Santiago. At ito ay si Teodoro Garcia Cimental na kasosyo ng mga Arellano Brothers sa kartel. Ang nangyayari dito ay nagkainitan ng dalawang partido dahil sa hatian sa pera. At dahil malapit si Santiago kay LTO ay sumama na siya rito nang umalis si Teodoro sa organisasyon. Well, si LTO ay kilala sa isa sa pinakamasamang leader sa Mexico at sumama sa ibang kartel na ang tawag ay Sinaloa Cartel na kakalabanin ang dati nilang kartel na Arellano Felix. And guess what, mga kasikats? Hindi tumigil sa pagtunaw ng bangkay itong si Santiago at ang nakakasindak pa rito ay ang dati niyang bossing at ang mga kasama nito ay siya namang tinutunaw niya sa chemical ngayon. Kumbaga eh, yung dati mong kakampi na ang ginagawa mong sabaw ngayon. Tumagal ng ilang taon ang gawain ni Santiago na ito at dahil di niya kinikita ang perang kinikita niya ngayon, ay ganun na lamang siya magparty sa iba't ibang lugar. Naging kampante si Santiago dahil napakalaki din naman ng organisasyon nila na kahit nga ang mga pulis ay natatakot na dito. Well, sa totoo lang, ito ang ikinahuli niya noong 2009 nang malaman ng mga pulis na magkakaroon ng party sa lugar kung saan malapit sila. Bago pa man magsimula ang party ay sumalakay na ang mga elite force ng Mexico at US dahil isa sa most wanted si Santiago sa Mexico at California. Nang pumasok sa loob ng isang kwarto, ang mga pulis ay tumambad sa kanila ang isang tao na nagluluto. At ang mga niluluto nito ay isang buong katawan ng taong nakalubog sa drum. Ang pagkahuli kay Santiago ay malaking kawalan sa kanilang organisasyon kaya naman kasikats ay ilang beses pang nag-ambush ang kasamahan ni Santiago para lamang siya ay makalaya pero bigo sila. Dito makikita natin ang importansya ni Santiago sa organisasyon nila na siya namang dahilan ng pagbagsak ng kanilang kartel, particular ang pinaka-leader nila na si El Chapo. Sa interrogation naman kay Santiago ay sinasabi niya na wala naman siyang pinatay na kahit isa sa trabaho niya dahil ang mga ginagawa lamang niya umano ay ang magtunaw ng bangkay ng ibang mga tao. Kasikats ay sa totoo lamang ay makikita mo na halos naiyak na nga siya dahil umano sa wala naman siyang kasalanan. Tinanong nila si Santiago kung ilan ang mga taong tinunaw na niya at sinabi niya na nasa 300 pa lamang daw. Pero iyan ay hindi ang bilang ng mga pulisya sa pag-iimbestiga nila sa kaso. Dahil nang puntahan nila ang mismong rancho kung saan dating nagtatrabaho si Santiago ay tumambad sa kanila ang pera-perasong kalansay kung saan ito ay tinatawag nilang chicken coop. Nasa 1,500 katawan umano ang tansya nilang halo-halong bungo at ibang bahagi ng katawan ng tao. Ito ay dahil di naman lahat ng parte ng katawan ng tao ay natutunaw at dahil sa dami ng dapat natunawin ay hindi na nga nila nagagawa ng maayos ang kanilang trabaho. At ito pa nga ang matindi, mga kasikats, nung hindi na talaga siya kayang i-rescue ng kanyang kasama ay may isang kasamahan niya na nagpaalam sa kanya na kung kakanta siya sa kung sino-sino ang mga bangkay na tinunaw niya ay siya naman ang totodasi ng kasama niya. Kaya naman para manatiling buhay ay walang kinukumpisal si Santiago sa mga pulis. At matapos nga ang 13 pagluluto ng sinabawang tao ay kinulong na nga si Santiago o si El Pozolero noong 2015 ng 10-50 taong pagkakakulong.
Alam nyo ba na ang babaeng ito ay tinorture at ginahasa ng higit sa 500 beses sa loob ng 44 na araw? Ito ang kahindik-hindik at nakakapanginiglaman patungkol sa isang high school student na dumanas ng brutal na pag-torture mula sa mga taong ito. At ito ang 44 Days of Hell, Junko Furuta Story. Si Junko Furuta ay isang Japanese high school student na popular sa kanilang paaralan. Siya yung tipong babae na papangarapin mong maging girlfriend. Dahil sa ganda at pagiging mabuting estudyante at aktibo nito sa kanilang paaralan, niwala nga kahit anuman itong bisyo. Sa sobrang popular nito sa school ay nasa kanya na halos ang lahat dahil napakarami nitong manliligaw at kahit ang iba niyang mga kaklase ay inggit na inggit sa kanya. Napakamabuting estudyante nitong si Junko Furuta dahil pagkatapos ng kanilang klase ay nagpa part-time job pa nga ito upang makatulong sa pamilya niya. Isang araw, mayroon isang lalaki na ang pangalan ay Hiroshi Miyano ang nagkagusto kay Junko Furuta. Pero hindi pa siya ready sa pakikipagrelasyon na dahilan kung bakit niya binasted itong si Hiroshi. Si Hiroshi Miyano ay isang bully ng kanilang school at may connection siya sa isang gang na Yakuza at walang ni isang babae ang bumasted sa kanya. At tanging si Junko Furuta lamang ang bumasted sa kanya na parang basura. Hindi nga ito tumatanggap ng no sa mga babae, kaya naman labis niyang ikinagalit ito. Noong November 25, 1988, si Hiroshi Miyano at si Misato ay naghahanap at nag-aabang ng mabibiktima nilang babae habang nakita nila si Junko Furuta na nagbabike pa uwi na. Kaya naman sinipa ni Misato ang bisikleta ni Junko at ito ay natumba at nasugatan. Nagpanggap naman itong si Miyano na kunwari ay tutulong siya sa kanya at tutulungan siyang makauwi sa kanilang bahay. Kaya naman pumayag itong si Junko Furuta na sumama. Ngunit ito na pala ang magiging huling araw niya bago mag-umpisa ang mga araw na impyerno sa kamay ng taong ito sa loob ng 44 days. Noong nadakip na nila si Junko Furuta ay dinala nila ito sa bahay ni Miyano at dito ay pinagsamantalahan nila ng ilang beses si Junko Furuta. Hindi lang sila ang gumawa nito, ngunit mahigit 100 tao ang gumahasa sa kanya everyday. Binantaan din nila si Junko na papatayin daw niya ang pamilya nito kung ito ay magtatangkang makatakas. At dahil sa pag-aalala ng kanyang mga magulang ay agad tong tumawag ng pulis. At nang nalaman to ni Miyano ay umaksyon agad ito at sinabihan si Junko na kunwari ay siya ay may boyfriend na at nagtanan na sila. Ginawa naman ito ni Junko Furuta at sinabi na hindi na siya makakauwi ng kanilang bahay dahil nga nagtanan na sila ni Miyano. Kung kaya't mabilis naman naniwala ang kanyang mga magulang. Sa sumunod na araw, bumisita ang ina ni Miyano at ang kanyang kapatid at ipinakilala nila si Junko Furuta bilang kanyang girlfriend. Ngunit agad naman nakitutuban ang kanyang kapatid at nanay dahil alam nito na hindi totoo ang kanilang pinagsasabi pero pinabayaan na lang nila ito dahil sa takot na din na madamay. Sa loob ng mahigit 44 days, siya ay ginahasa, tinorture at kung ano-ano ang ginawa sa kanyang katawan. Minsan pa nga ay pinapakain nila ito ng buhay na ipis at kung hindi ito susunod ay papaluin nila ito ng 2x2 sa kanyang katawan. Hindi lang yan, dahil ultimo ang kanyang masisela na bahagi ay kanilang binababoy. Gaya na lang mang pagpasok ng kung ano-ano sa kanyang ari gaya ng bubog, bote at kahit nga maliliit na fireworks. Pinapaso din nila ang kanyang masiselang parte gamit ang sigarilyo at lighter upang maghira pa ito. Dahil sa matinding paghihirap nito ay nawalan siya ng malay. Ngunit sinubukan nila itong gisingin gamit ang paglublob nito sa tubig. May nadiskubre din sa kanyang katawan na siya ay hinihinalang nagdalang tao sa kabila ng pagkawasak ng kanyang maselang bahagi. At nang isang araw ay nagkaroon siya ng pagkakataong makatawag sa pulis. Bago pa man ito makapagsalita ay pinigilan kaagad ito ni Miyano. At sinabi nito na nagkamali lamang na natawagan ang babae. At bilang parusa, sinulog nila ang binti ni Junko Furuta upang mahirapan itong makalakad. Matapos ng mahigit 20 days, ay hirap na itong makagalaw. Dahil sa tindi ng pinsala na kanyang tinamo, ang kanyang mga kamay ay punong-puno na pasa at ang kanyang mga kuko ay wala na rin natira ni isa. Madalas ay pinapatulog siya sa balkoni ni Miyano para pahirapan ito sa tindi ng lamig. Nahirapan na din siyang makaihi ng ilang araw at ang mismong ihi nito ang kanyang mismong iniinom. Ayon sa pagsasalaysay, noong inimbestigahan ng mga pulis ang bahay ni Miyano ay wala daw itong nakita ni isang babae at ang sabi lang ni Miyano
ay wala siyang naisang babae na dinadala sa kanyang bahay. Kung kaya naman agad naniwala ang pulis dito. Ngunit kung nagpatuloy lang sana ang mga pulis sa paghahanap at hindi naniwala sa sinabi ni Miyano, ay baka ilang araw lang ang paghihirap ni Junko Furuta at buhay pa sana siya hanggang sa ngayon. Sa kasamaang palad ay nagpatuloy pa ito hanggang sa umabot ng 44 days. Sa sobrang hirap, humiling na lang si Junko Furuta na patayin na lang siya ng mga ito at pumayag naman agad si Miyano. Pero maglalaro muna sila ng bajong. Pero nung naglaro na sila ng bajong ay nanalo si Junko Furuta. Dahilan kung bakit bugbugin nila si Junko Furuta. Pinaghahampas nila ito ng dumbbell sa tiyan. At binitin siya patiwarik hanggang sa ginawa nila itong punching bag. Dahil sa tindi ng kanyang tinamo ay tuluyan na nga itong nanghina at namaalam. Dahil sa traumatic shock at panghihina matapos mamatay ni Junko Furuta noong January 4, 1989 ay pinagchachapchap nila ang kanyang katawan at inilagay sa isang drum. At pagkatapos ay binuhusan nila ito ng semento. Makalipas ang ilang buwan ay nahuli si Miyano sa salang panggagahasa sa ibang babae at sumunod naman ang kanyang mga kaibigan. Isa-isa silang nahuli hanggang madiskubre nila ang kaso tungkol kay Junko Furuta. To make the long story short, nahuli ang mga apat na ito hindi dahil sa nagawa nila kay Junko Furuta pero sa iba pa nilang nabiktima. At ang plot twist pa nga dito, hindi man lang nabigyan ng tamang hustisya ang pagkamatay ni Junko Furuta dahil ang apat na ito ay minor de edad pa lamang at hindi pa pwedeng makulong. Imbis na death penalty ang pinataw sa kanila ay mahigit 20 years lamang na pagkakabilanggo at sa kasalukuyan ay malaya na nakakagala ang mga ito. Malungkot man ang nangyari kay Junko Furuta ay dapat nating tandaan. Ay huwag na huwag tayong sasama sa mga taong hindi natin lubos na kilala kung ayaw nating matulad sa nangyari sa high school student na ito. Bago ko tapusin ang video kasikats ay tatanungin ko kayo. Kung nangyayari ito sa Pilipinas, papayag ba kayo na death penalty ang kaso sa mga may sala na ito? Kung oo, ay i-chat nyo lang yan sa comment box para malaman namin ang inyong mga komento. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo, ay syempre mag-like and subscribe ka na para sa mga susunod pa nating mga interesting videos. Maraming salamat kasikat sa panonood.